ng Pebrero ay buwan ng mga puso. Ipinagdiriwang ang Valentine's Day o araw ng mga puso ng mga taong nag-iibigan. Ngunit minsan, ang pag-iibigan ay maaaring humantong sa hindi maganda at mauwi sa karahasan kung tawagin ay crime of passion. Ang crime of passion ay maaaring mangyari kapag ang isang relasyon ay nabahiran ng karahasan dahil sa selos, pagtataksil, at dala na rin ng hindi mapigilang emosyon. Narito ang ilan sa mga kaso ng crimes of passion na lumikha ng ingay at naging laman ng mga pahayagan dahil sa brutal na sinapit ng mga nasangkot dito. Narito ang kanilang mga kwento. Handa ka na bang matakot? Noong 2005 ay naglaho ang 16 na taong gulang na si Adrian Reynolds. Siya ay bago lamang sa kanilang lugar at ang kanyang mga kaibigan na sina Corey Gregory at Sarah Cole ang huling nakita na kasama niya. Malalaman ng mga otoridad na ang isang hinihinalang friendship triangle ay maaaring nagdulot ng kanyang kamatayan. Si Sarah at Adrian ay matalik na magkaibigan na kalaunan ay nauwi sa pagkagusto sa isa't isa. Matapos ang ilang linggo na pagpapalitan ng mga sulat, naisipan ang dalawa na sabay na pumunta sa isang party. Sinabi muna ni Adrian kay Sarah na sumiting siya kasama ang dalawang lalaki na nakilala lamang niya sa naturang party. Pagkatapos nito, nagpa siya si Sarah na ayaw na niya kay Adrian, ngunit hindi sumuko si Adrian. Bagkus ay mas lalo itong naging masigasig sa panunuyo kay Sarah. Naging agresibo si Adrian at patuloy pa rin itong sinulatan si Sarah at sa kanyang mga liham ay nakasaad na gusto niya talaga ito at humihingi ng pangalawang pagkakataon. Samantala, nagalit si Sarah dahil nalaman nito na nais ni Adrian na makipagkaibigan kay Corey at doon na naging malabo ang kwento. Ayon kay Corey, ang magkaibigan ay nagkainitan at naging pisikal hanggang sa napatay ni Sarah si Adrian sa pamamagitan ng chokehold o paggamit niya ng kanyang braso hanggang sa malagutan ito ng hininga. Ayon pa kay Corey, binubusan ni Sarah ng gas ang katawan ni Adrian at sinindihan ito hanggang sa lamunin ng apoy. Depensa naman ni Sarah na tinulungan siya ng kanyang kaklase na nagnangalang Nathan upang pagputul-putulin ang katawan ni Adrian. Noong 22 ng Pebrero, napatunayan ng hurado na si Sarah ay nagkasala at nahatulan ng 48 taong pagkabilanggo ng walang parol. Nakatanggap din siya ng 5 karagdagang taon para sa pagtatago ng isang pagpatay o concealing a homicide. Si Corey ay umamin na nagkasala at sinintensya ng 45 taong pagkabilanggo, habang si Nathan Gaulet naman ay nagsilbi ng 3 taon sa parehong kaso. Noong 1991, nagbakasyon si Dan Willoughby at ang kanyang pamilya sa Las Conchas, Mexico. Habang nasa biyahe, ang kanyang maybahay na si Trish ay nanatili sa likod ng sasakyan upang matulog. Nang bumalik si Dan at ang 3 anak, natagpuan nilang basag ang bungo ng 43 taong gulang na ina at di kalaunan ay namatay din ito. Natukusan ng mga otoridad na ang krimen ay hindi isang aksidente. Si Dan ay nagkaroon ng seryosong relasyon sa isang trans woman na nagnangalang Yesenia. Kinumbins si Dan si Yesenia na patayin ang kanyang asawa at nangakong sila ay magsasama. Pinanindigan din ni Dan na magtatamasa siya ng milyon-milyon mula sa life insurance at business assets ng kanyang asawa. Ayon kay Yesenia, humingi sa kanya ng tulong si Dan dahil hindi umano nito kayang gawin ang krimen mag-isa. Inamin ni Yesenia na siya ang sumaksak sa may bahay ni Dan. Siya ay nakatulong ng 35 taong pagkabilanggo. Nakatanggap din siya ng 2 life terms. Taong 2007 sa Knoxville, Tennessee, nang makatanggap ng tawag ang isang dispatcher ng 911 mula sa isang babae. "Mayroong napatay ang aking asawa," sabi ni Erin McQueen. Ang 31 taong gulang na si Eric ay binaril ang kanyang nakababatang kalaguyo na si Sean Powell. Ayon sa pagbabahagi ng Snapped, isang true crime TV series sa Amerika, habang nag-aaral si Erin ng kanyang PhD, nakilala niya ang 17 taong gulang na si Sean sa kanyang internship. Nahulog ang loob niya ng husto sa binata. Aniya, pinutulungan pa niya ito sa mga aralin nito at pinayagang lumipat sa bakanting silid sa kanilang tahanan. Pahayag ni Eric na tila raw ay nagbalik sa kanyang kabataan si Erin. Hanggang sa tuloy na siyang hindi kinausap nito noong buwan ng Nobyembre at nagsimula naman ang relasyon nila Erin at Sean. Kumuha si Eric ng isang rifle at inamin na nais naman niyang takutin si Sean. Ayon kay Eric, sumugod at hinawakan ni Sean ang baril.
Pumutok ito na agad na ikinamatay nito. Kalaunan, siya ay napatunayang hindi nakasala sa lahat ng murder at voluntary manslaughter charges. Siya ay nahatulan ng 90 araw na pagkabilanggo dahil sa reckless homicide with credit for time served. Umarkila ng isang hit team o pangkat ng mga mamamatay tao upang wakasan ang isang love triangle. Ngunit nauwi ito sa pagtukot at pagpatay sa maling babae. Ayon sa Law and Crime, isang multi-platform live trial network sa Amerika, ang 42 taong gulang na si Janine Single Tita Torres ay napagkamalan na target sa isang murder-for-hire scheme sa Florida. Ang mga tumukot sa kanya na sina Alexis Ramos Rivera, 22 taong gulang, at Gloria Marie Quinones Montes, 22 taong gulang din, patinari ng utak sa likod ng masamang balak na ito, ang 35 taong gulang na si Ishnar Lopez Ramos ay naaresto para sa pagpatay. Nagalit si Ishnar Lopez Ramos na ang isang lalaking minahal niya ay nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. Naniniwala ang mga awtoridad na inupahan niya si Ramos Rivera at ang kasintahan nito na si Quinones Montes upang patayin ang ibang babae ng kanyang kasintahan. Sinubaybayan ng dalawa ang babae na tumutugma sa inilalarawan ng target. Sinundan nila ito at pabalik sa kanyang apartment at sa pilitang isinakay sa likuran ng kanyang sasakyan. Nagmaneho ang mga kidnappers papunta sa isang apartment sa Orlando at pinagtagal ay napagtanto na mali ang kanilang target. Gayunpaman, hindi ito naging mahadlang sa kanila mula sa sinasabing marahas na pag-atake sa babae. Ang mga suspect ay nagpatuloy sa kanilang planong pagpatay at pinali ang biktima gamit ang mga zip ties at pagkatapos ay binalot ang kanyang ulo ng duct tape at garbage bags. Paliwanag ni Sheriff Russ Gibson, si Lopez Ramos ay naaresto matapos gamitin ng ATM card ng biktima. Si Ramos Rivera at ang kasintahan nito ay inaresto rin kalaunan. Nagtapat ang tatlo na ang tunay na target ay naabisuhan tungkol sa planong pagpatay. Bagaman inilok nila ito ng servisyong proteksyon, ito ay tumanggi. Noong 2003, nakatanggap ang pulisya ng isang tawag mula sa 33 taong gulang na si Judy na ang kanyang milyonaryong asawa ay binaril. Ayon kay Judy na wala siyang nakitang tao. Narinig lamang niya ang putok ng baril at nang sumilip siya, ay nakita niya ang isang taong tumatakbo. Sa pagsisiyasat, 2 teenager mula sa Crown Point High School ang nakita na ipinagmamebang ang hawak na ng maraming pera na tila ba kahinahinala. Nang tanungin ng isang counselor, pinagtapat nila na nakuha nila ito mula kay Dan, ang 15 taong gulang na anak ni Judy. Hiniling raw sa kanila nito na sila na ang bahala kay John Parker at babayaran sila ng perang binigay ng kanyang ina sa kanya. Hindi nagtagal ay inamin din ni Dan na siya ang nag-utos na patayin si John bilang kabayaran sa pang-aabuso na naranasan niya. Ngunit tinanggihan naman ni Judy ang pagkakasangkot at sinisi lamang ang krimen sa kanyang anak. Makalipas ng maraming taon, sinubukan ni Judy na kunin ang 1.5 milyon mula sa insurance life policy ni Parker. Ang mga awtoridad ay muling inimbestigahan ang kaso at nakita ang koneksyon niya sa krimen at kung paano niya inutusan si Dan. Maging kapatid nitong si Christina na gawin ang krimen. Noong 2009, si Judy ay napatunayan na kasabot sa nagawang pagpatay. Siya ay nahatulan ng 33 taong gulang na pagkabilanggo. Si Danny ay nahatulan ng 23 taon na pagkabilanggo habang si Christina naman ay 5 taon.